You know, we've been married for more than 20 years, but we are not the same people when we first got married. Sabi nga nila, same same but different. My name is Renee. My name is Chad. We're leaders at ICS Church. Naniniwala kami na importanteng patuloy ang pagpursu natin sa isa't isa as married people. The reason for this is because times change at tayo din nagbabago sa dumadaang panahon. And we would like to journey with you here. That's why this month, we are relaunching the Marriage Course. This program is for those who have been married for more than 2 years or even up until 50 years or more. In the Marriage Course, you will find practical principles on how to strengthen your marriage at ating pagsasama. So if you've been married for a while, with kids or no kids, kung kayo ay empty nesters or grandparents that are still together, this is for you. And there's more, because together with the Marriage Course, ina-launch din namin ang Preparing for Marriage Course. Ito naman po ay para doon sa mga kinasal na for at least 1 year, and those who are engaged to be married, and those who are intending to get married in the future. So napaka-exciting na. Yes, I'm excited, and perhaps you are too. So if you want to know more, ito po yung link that you can go to find out more and also to register. This begins soon. Kita-kita po tayo doon. Kita-kita! Pwede mo bigyan ng heart yung mga katabi nyo? Ayan. Para masaya naman. Alright, so nakalagay din sa video, no? 19 siya, pero change po siya. It's gonna start at 26. February 26 po ang simula niya. And so we look forward to connecting with you then. Yan, araw ng mga puso, bukas. Meron na ba kayong mga plano? O order na lang sa bahay, no? Pag solo daw. Umuuso yung mga one-liners ngayon eh. Kaya tinan natin, may mga one-liners na ba kayong ianda? Ako meron ako nakita eh sa internet. Basahin ko yung mga iba dito ha. Ayan. Password ka ba? Di kasi kita makakalimutan eh. O, oh, diba? Grabe. Ito pa o. Oh. Ini-small ka ba nila? Huwag ka mag-alala. Iniibig naman kita. O, oh, diba? Sinusulat nyo ba to? Dali, isulat nyo. Pwede to. Kumakain ka ba ng asukal? Ang tamis kasi ng ngiti mo. Grabe, no? Titindi. Hindi uso to na naliligaw ako. Walang mga ganyang one-liners. Eh. Ito pa, kaya nyo pa? I'm a bee. Can you be my honey? Tama na nga, baka kung ano pa mangyari, no? Pero yan, yung mga nauso, mga panahon kagaya nito, eh, yung mga one-liners, mga sinishare nila, they were talking about this dun sa WN nga nung nakaraang mga araw, and it seems pagdating itong panahon na to, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa, you know, sa buong mundo, love seems to be one of those things na nasa isip ng lahat, na kahit wala kang karelasyon, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, or wala kang asawa, parang nafe-feel mo na parang gusto mo na rin magkaroon. Or di kaya naman kung wala, parang ang lungkot-lungkot mo na, parang kawawa naman ako pag Valentine's. Kasi ganun eh, no? Social media, sa mga restaurants, sa mga malls, parang punong-puno ng ganun. Siyempre, a lot of that has to do with money kasi gusto nilang kumita. So lahat, lalagyan mo na lang ng puso para bilhin ng mga tao para merong kita. Pero yung tanong dyan eh, what motivates us to do these things? Diba? Ano ba yung nagiging pinakamotibo natin? What motivates you to actually express love to others? Hindi lang patungkol sa pagliligawan or no, sa pag-asawa, pero sa araw-araw. Kasi lahat naman tayo, no, we're caused or inspired na ipakita, ipadama ang pag-ibig sa kapwa-tao natin. At iba't ibang nagiging motivations yan. Minsan, yung motibo natin is because, uy, itong tao na to, sobrang admire ko siya. Di ba? Admire natin yung tao na yon. So, kahit hindi Valentine's, no, binabanggit natin, binibigyan natin ng regalo because we appreciate them. We admire them. We are impressed, no, by their life, kung sino yung tao na yon. Yung iba naman, kasi meron tayong iniisip na makukuha ng benefit. Ayun, parang
ang pangit, ano? Pero in reality, may ganun eh, di ba? Meron kang makikitang, hey, I can benefit from this person. Meron akong makukuhang benepiso or advantages pag nagpakita ako ng kagandahang loob sa kanya. So, parang isipin natin, parang hindi masyadong makatotoo yung ganung klaseng pagpapakita ng pag-ibig kasi it's out of what you can get out of it rather than yung truth talaga na binibigay mo yon dahil talagang iniibig mo yung tao na yon. So, we want to talk a little bit about this dahil bilang mga Kristiyano, merong mas magandang paraan, no, sa ating pagbabahagi ng pag-ibig or pagmamahal sa mga kapwa-tao natin. At ito po yung big idea natin ngayon. Mas mainam tayong magmahal kung ang ating pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Mas mainam tayong magmahal kung ang ating pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Shout out kay Jelmar para sa big idea na yan. No? Kasi minsan kung iisipin natin talagang magmahal sa kapwa o sa kahit sino, kung sa sarili lang nating abilidad o lakas, minsan nakakapagod, di ba? Kasi kahit yung talagang mahal natin, no? Yung talagang minamahal naman tayo din. Kahit ganito ang aking kalagayan, ang asawa ko, minamahal ako, kahit ganito ako. Pero may times talaga na parang ang hirap mahalin. Ako, hindi siya, pero ako. So parang ang hirap, no? Kung sarili mo lang lakas, sarili mo lang abilidad, nakakapagod, parang minsan ayaw mong gawin. Minsan ay inis ka, no? Mas kung pwedeng quiet lang muna, kung pwedeng wag muna tayo magkita kahit ilang oras lang. Kasi naiinis ka. Pero bilang mga Kristiyano, merong hamon sa atin ng Diyos eh, na dapat mahalin natin ang lahat. Hindi rin na, no? Dapat mahalin ang lahat. Actually, sinabi pa nga ni Jesus na nandito siya sa mundong ito, kahit yung kaaway natin, dapat daw minamahal natin. Parang ang hirap nun. Lalong-lalo na pag fresh na fresh pa yung pinag-awayan nyo. Seriously, talagang yun ang hamon, yun ang sinasabi. Pero si Juan, na isa sa mga alagad ng Panginoong Jesus, no, ang tindi nga nung pagkakilala sa kanya eh. He is also known as John the Beloved, o diba? Kasi minihal talaga siya ng Panginoong Jesus. Kakaiba yung relationship o pakikitungo nila sa isa't isa. And as a man who was the beloved, ito yung isang alagad ng Panginoon na naunawaan din, napansin niya, naobserbahan niya sa pagsunod niya sa Panginoong Jesus kung paano magmahal ang Panginoong Jesus, kung paano magmahal ang Diyos. Kaya kung babasahin niyo yung Gospel of John, or yung three shorter letters na sinulat niya, 1 John, 2 John, 3 John, mapapansin natin ang isa sa mga tema na paulit-ulit niya sinasabi yung patungkol sa pag-ibig, pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal natin sa ating mga kapwa. So ngayon po, ito titingnan natin para malaman natin paano ba natin talagang lubos magawa itong pagmamahal ng lubos. So that God's love actually flows through us. And so doon po tayo sa 1 John chapter 4 pupunta. At dito po, merong inuutos at sinasabi si Juan patungkol sa pagmamahalan. At dito, sabi niya, no, verse 7, in 1 John chapter 4, verse 7, sabi niya dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So yun pa lang. Simula pa lang sa statement na yan na sinasabi niya, dapat magmahalan tayo, mag-ibigan tayo dahil mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So here, very clearly, no, unang-una sa lahat, dapat daw tayo magmahalan sa isa't isa. Because love is part of God's nature. Ito ay katangian makikita natin sa Diyos. At kung tayo po ay nagsasabi na ako'y sumusunod, naniniwala sa Diyos, dapat ito ay makita sa ating pamumuhay. John is saying here na when we love, this is actually a reflection of God's nature. At nakikita to. If we say that we love God, yung katangian na ito ay dapat makita sa ating
buhay. That's very clear. Nagpatuloy siya sa verse 9. Sabi niya, inihiyag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa unang-una, part ng nature ng Panginoon, katangian niya na umibig, mahalin ang tao. At ngayon, makikita rin natin bakit dapat tayo magmahal ng tama. Dahil sinabi niya dito, minahal tayo una ng Panginoon Diyos. God loved us first. At bilang kanyang mga alagad, dapat ito ay makita sa atin. Kung ang Diyos mismo, the one that we profess to follow, loved others, edi dapat siguro ginagawa ko rin yun. Dapat siguro makita rin yun sa aking buhay. Diba? Hindi mo pwede sabihin na, ay ako, ano, kamag-anak ko ang mga Visca, pero ayoko gamitin yung pangalan na yun. Gusto ko baguhin yung pangalan ko. Tawagin niyo akong Clark Kent. Parang, ano yun? Parang, it doesn't make sense. Diba? Sinabi mo, kamag-anak ko mga Visca, tapos ngayon sabihin mo, tawagin kang ibang pangalan. So here, because God loved us first, bilang mga alagad ng Panginoon Diyos, sinasabi dito, dapat makikita rin yun sa atin. God was the one who showed us how to love. So dapat makita to sa ating pamumuhay. Nagpatuloy pa si Juan. Sabi niya sa verse 12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahala, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. God manifests His love to the world through us. Sandali, wala pa nakita sa Diyos. Pero apparently, pag tayo nag-iibag yan, tayo yung nagmamahal ng tama na nagmumula sa Diyos, through this, nakikita ng iba kung paano mahalin ang sangkatauhan ang Diyos. Kasi isang bagay yung pag-uusapan natin na ang Panginoong Jesus naparito, namatay para sa ating mga kasalanan dahil iniibig niya tayo. Pero para maunawaan, madama yun ng mga kakilala natin, kamag-anak natin, dapat maipakita ano ba ibig sabihin ng pagmamahal ng Panginoong Jesus at Panginoong Diyos sa atin. At kung hindi nakikita yun sa ating pakikitungo sa kanila, parang ang hirap maunawaan, di po ba? Ano ibig sabihin nun? Namatay para sa akin? Bakit? Ano bang ginawa kong masama? Lalong-lalo na kung nakikita niyang wala siyang ginawang masama. Matinong tao naman ako, mabuting tao naman ako, wala naman akong nasasaktan. Pero what does this bring to us? We love, sabi, because it's part of God's nature, we love dahil pinakita ng Panginoon Diyos na una siya ang umibig sa atin. We love para maipakita sa buong mundo, sa sangkatauhan, kung paano, gaano kamahal ng Panginoon ang mga tao. When we begin to do this, alam niyo po ang mangyayari, when we actually live this way and walk in obedience, unang-una, when we live in God's love, we experience His salvation. Kasi ginawa niya yun eh. So dapat merong response, hindi lang, oh, ito yung ginawa ng Diyos, kaya dapat. When you actually respond to that, pag respond din na tayo doon sa ginawa ng Diyos, pinakita ang pagmamahal sa atin, salvation comes to our life. No? Ulitin natin yung verse 10, sabi doon, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. If we respond to Him and if we live in His love, doon natin matatagpuan ang kaligtasan. Doon natin matatagpuan ang kapatawaran. Kung hindi natin lubos kinikilala na meron tayong kasalanan, hindi natin iisipin na kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. Walang kahit sino man, mauunawaan yun. Ngunit kung tayo po'y humantong sa isang kalagayan sa ating buhay at naunawaan natin na, sandali, mayroon palang kakulangan ng aking buhay, hindi sapat
ang lahat ng ginagawa ko, yung kabutihan ko, yung pagiging magandang loob ko sa ibang tao, hindi sapat yun dahil merong isang bagay na kulang sa aking buhay. At yun ay dulot ng kasalanan. At tanging ang Panginoong Diyos lamang ang kayang ayusin yung bagay na kakulangan sa buhay ko. And here, this is what John is saying. So when we respond to the love of God, salvation comes in. We're actually responding sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. At hindi lang yon, no? Sa ating pag-respond sa kanyang pag-ibig, sinasabi niya ay ibibigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Verse 13 says, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. When we live in God's love, when we respond to the love of God, His Spirit is in us. He renews us. Ito yung isang bagay siguro na minsan magsasabihin natin, alam mo, ang hirap mahalin etong tao na to. Ang hirap ibuhos ang pag-ibig dito sa tao na to. Kamag-anak man siya, workmate natin, kaaway natin. So, paano ko gagawin yon? Sa sarili nating lakas, sa sarili nating abilidad, imposible talaga. No? Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang mahalin ang taong sinaktan tayo. Diba? Ang hirap yon. Kung patawarin pala nga, nahihirapan na tayo, di lalo na sabihin nating mahalin. Alam niyo kung ang bagay nagbibigay sa atin ng abilidad para gawin yun ay hindi sarili nating lakas. Kung hindi kagaya ng sinabi ni Juan, it is because of the presence of the Holy Spirit. Tanging banal na Espiritu lamang na nananahan sa ating buhay ang magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng kaalaman, magbibigay sa atin ng abilidad para hindi lang mahalin ang nakasakit sa atin, ngunit patawarin din. Dahil doon, mararanasan natin, makikita natin na ganun pala yung ginawa ng Diyos para sa akin. Kasi kahit makasalanan pa lang ako, ay pinatawad niya na ako. Kahit wala pa akong nagagawang kahit anong kabutihan para sa Kanya, inibig niya na ako. Hindi natin magagawa yon kung hindi nananahan ang banal na Espiritu, kung hindi natin sinisikap mamuhay sa araw-araw, sa bawat sandali, na nangunguna ang banal na Espiritu sa buhay natin. Ganun kaimportante ang patuloy natin pagsisikap at pagdi-desire sa pangunguna ng banal na Espiritu na manguna sa ating buhay sa araw-araw. Siguro nasubukan na natin yun, di ba? Mahalin, patawarin ang isang tao na nakasakit sa atin, sa sarili nating ability. At nung sinubukan natin yung ano nangyari, nainis tayo, dalungkot tayo, na-depress tayo, di ba? Lalo tayo nagkaroon ng puot kasi sinisikap natin gawin siya sa sarili nating kakayanan. Pero kung nating iso-surrender yung bagay na yon at sasabihin natin, Lord, hindi ko talaga kaya to eh. Di ba? Magiging totoo lang tayo sa Diyos. Hindi ko talaga kayang mahalin to, patawarin itong tao na to. Kaya, sinusurrender ko na sa'yo. Ayun. Di ba? Sino-surrender ko sa'yo yung pakiramdam ko, yung nararanasan ko, yung naiisip ko, kasi alam kong hindi ito tama. Kagaya ng pagtubos mo sa aking mga kasalanan, binibigay ko sa'yo etong mga bagay na ito. Doon natin matatagpuan yung kaalaman, kapayapaan, nagmumula sa banal na Espiritu upang gawin ang tama. Siya mismo ang pupuno sa atin. Sinasabi nga ni Pablo, yung kapayapaan na kahit sinong tao hindi kaya ibigay. Ang simula ang magpupuno sa atin. No, nagpapatuloy tayo dito sa verse 17. Sabi dito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. It's important to remain in the love of God. Kasi tanging yun lamang po, pananatili natin sa loob ng kanyang presensya, puno ng kanyang banal na Espiritu, doon natin mararanasan ang
abilidad para ibigin at mahalin ang ating kapwa. Verse 17 says, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Habang hindi natin lubos na uunawaan na iniibig tayo ng Panginoong Diyos, na kahit walang kahit hakbang tayong ginawa para ibigin niya tayo, hindi natin mararanasan ang kapayapaan. Hindi natin mararanasan ang kapanatagan ng puso't isipan natin. Bakit? Kasi ganun tayo, di ba? Pakikitungo natin sa isa't isa. Mamahalin kita, papakitaan lang kita ng kagandahang loob kapag, o yan, di ba? Sunod-sunod na, gagawa na tayo ng kondisyon. Maglilista na tayo. O ito, may listahan ako. Pag sinunod mo to, ginawa mo to, mamahalin kita. Di ba? Pero pag hindi ito na-checkan sa aking listahan, eh huwag kang umasa. Di ba? Pag hindi mo akong ngintian pag-ising ko sa umaga, eh susupladahan kita. Di ba? Pag hindi ka nagpakita ng magandang grades sa katapusan ng semester, eh huwag kang umasa na may libre ka sa akin. No? Sabihin natin, pwede pa natin dagdagan yun eh. Mas malalim pa patungkol sa relationship natin sa mga tao na kapaligid sa atin, sa tahanan, sa trabaho. Meron tayong mga kondisyon na binibigay. Pero ang Panginoon Diyos, walang kondisyon na binigay. Hindi niya sinabi na magpakatino ka muna, umaten ka muna ng in-person kasi pag online lang, kulang. Di ba? Parang hindi tunay na pagsamba yun. May mga ganon, di ba? Dapat nandito ka physical kasi pag wala, pag virtual, kapos ang spirito. Ganun daw. Buti lang si Lord, hindi ganun. No? Parang kahit online, kahit nasa bahay, nanon. Presensya ng Panginoon. Kasama mo. Hindi niya sinabi na hindi. Dapat memorihin muna lahat itong mga versikula na to. Pag hindi mo na-memorize itong mga scriptures na to, mga verses na to, eh huwag kang umasa. Diba? Na makarating sa langit, hanggang pintuan ka lang. Doon ka, hindi ka na makapasok. E paano yun? Buti na lang ang Panginoong Jesus, walang ganong klaseng kondisyon na nilagay para sa atin. Kasi sabi niya, no, kahit makasalanan ka pa lang, while you were yet sinner, sabi ni Pedro, no, Christ chose to die for you. Walang kapaki-pakinabang tayo sa Diyos. Pero sabi ng Panginoong Jesus, sige lang, paparito ako dyan, di ba? Sige lang, kahit na doon ako sa cross, kahit na ginagawa nito, Panginoon Diyos, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe, di ba? Ikaw na yung sinasaktan, ikaw na yung ginagawa ng masamang loob, ikaw na pinapatay. Nagawa pa rin ang Panginoong Jesus na magpigkas, manalangin sa Diyos Ama ng ganong klaseng panalangin. Patawarin mo sila. Bakit? Kasi puno siya ng banal na Espiritu, puno siya ng presensya ng Diyos, nananatili siya at alam niya na iniibig siya ng Diyos Ama. Ang Panginoong Jesus, alam niya na wala siyang gagawin. Magmamali yung mawawala yung pag-ibig ng Diyos Ama para sa kanya. At ganun din ang pinakita niya sa atin. Kitang-kita yun na mula sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, naparito siya ulit. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nilikom niya, di ba? Yung mga disipulo. Yung mga isa-isa sa kanila na tinakbuhan siya, tinakwil siya, nilikom niya. Iilan lang doon na alam natin na hindi siya tinalikuran. Si Juan, isa na yon. John the Beloved. Nandun siya. Kahit kinukusify na si Jesus, nasa cross, nandun siya. Pero yung mga iba, yung mga, lalong-lalo na, yung mga bibo, minsan yung mga bibo yun, yung mga unang nawawala eh, di ba? Si Pedro, pinaka-bibo yun. Tinakwil niya. 3 beses. Pero ang ginawa ni Jesus, pagbalik niya, nag-barbecue siya. Tandaan yun? Hindi, nasa Bible yun. Hindi ako naglolo.
Diba sa Book of Acts, nandun siya, nagluluto siya, nag-iihaw siya. Hindi ko alam kung bangus o tilapia, basta isda. Tapos dumating yung mga disciples. Kumain muna sila. Pinakain niya. Tapos kinausap niya si Pedro. Peter, mahal mo ba ako? Oo naman. Second time. Hindi, seryoso. Peter, mahal mo ba ako? Jesus naman, oh. Alam mo na mahal kita eh. Third time. Peter, tunay mo ba ako mahal? So, third time, feeling ko medyo tumigil si Pedro eh. Di ba pa, nag-isip siya. Jesus, alam mong mahal na mahal kita. And this was Jesus' way. Naisipin natin parang gini-guilt trip ba ni Jesus si Peter? Kung maalala po natin, ilang beses ba tinakwil ni Pedro ang Panginoong Jesus? Ganon din, di ba? Tatlong beses. So sabi ng mga eksperto, sabi ng mga scholars, ginawa yun ni Jesus para ipadama, ipakita kay Pedro na pinapatawad siya ng Panginoong Jesus. Sa kabila ng pagtalikod sa Kanya, sa kabila ng pagtakwil sa Kanya, sinasabi ni Jesus, welcome ka pa rin. Mahal pa rin kita. Meron pa rin akong layunin para sa buhay mo. Sipin natin, no, kung ikaw kaya yung nasa sitwasyon ni Pedro, guilty ka siguro, no? Nakita mo, ayun ako, si Jesus buhay uli. Siyempre, excited ka, pero at the back of your mind, iisip mo, sandali, meron ako mga hindi ginawang tama, ah. Baka ayaw niya na akong makita ni Jesus. Baka hindi niya na akong kayang tanggapin. Kasi yun ang nangyari kay Judas eh. Oh, sa paligid ko, ganun ang mismo nangyari kay Judas. Dahil sa kanyang pagtakwil kay Jesus, hindi niya na nakayanang patawarin ang kanyang sarili at iniisip niya, siguro kahit si Jesus, hindi ako kayang patawarin. Kaya inunahan niya na. Ginudge na yung sarili niya, di ba? But if he just waited, naniniwala ako na kung nanatili lang sana si Judas, no? Na konti pa, kung hindi niya hinayaan yung mga negatibong boses na bumubulong sa kanya, wala ka ng pag-asa, hindi kayo napapatawarin yung mga ginawa mong bagay na yon, wala ka na. Instead, sana pinaniwalaan niya, inalala niya yung ginawa ng Panginoong Jesus, kung paano pinatawad yung isang adulterer na babae, kung paano pinagaling yung leper na tinuturing makasalanan ng mga tao. Baka sakaling meron pang pag-asa, kagaya ni Peter, na ma-restore siya. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos. Alam naman niya eh, na magkakamali tayo. Alam niya na gagawa tayo mga bagay na hindi kaaya-aya, na posibleng talagang kasalanan mismo. But God's grace and God's mercy and God's love is so much greater kumpara dun sa mga kasalanan na gagawin natin. Kahit sa Kanya mismo. And unless we understand the love of God, that yes, He will continue to pursue us and to love us no matter what, hindi natin mararanasan ang kapayapaan, kapanatagan sa buhay. Hindi natin makakayanan ibigin din ang iba kung hindi natin lubos na uunawaan at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Buti na lang. Na-gets ni Peter yun. At na-restore siya, ginamit siyang matindi ng Panginoon Diyos. Grabe ang paggagamit sa Kanya. After Jesus left earth, no? Kung paano nangaral, kung paano dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa buhay ni Pedro, ay ganun lamang, it's because he understood that God loved him despite himself. Meron pa ba siyang mga pagkakamali pagkatapos yun? Yes, meron. Meron mga hindi pagkakaunawaan kahit sa among the apostles themselves, no, in the early church, sa Book of Acts, basahin po natin yun. But despite those things, he understood that the love of the Father, the love of God, was greater than any mistake that he made or ever will make. At dahil dun, nanatili siyang
panatag. All the way to the very end. Na kahit again, he was threatened with death. Hindi mo ba itatakwil? Hindi mo ba tatalikuran ang Panginoong Jesus? Hindi! Even if his life was required, nanatili siyang tapat. Nanatili ang iniibig kahit yung mga taong sinisiraan siya, sinasaktan siya, he continued preaching and telling them about the love of God all the way to his death. Sabi nga eh, ng mga historians, he was crucified upside down as a martyr. Pero all the way until that point, he never turned his back again on Jesus Christ. And I believe it's because he understood and he felt the love of God and continued to live that out. Alam niyo, pag naunawaan natin tong lubos, doon natin matatagpuan ang layunin natin sa araw-araw. At kung paano natin, paano tayo makikitungo sa lahat ng kasama natin. Hindi lang yung mga taong madaling ibigin, pero higit pa doon, lalong-lalo na yung mga taong napakahirap mahalin. Because we understand that God loved us first. We understand what it took for God's love for us. At alam din natin kung paano tayong patuloy na minamahal ng Panginoon. In verse 19, nagpatuloy si Juan, sabi niya, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Inulit niya to, no, just in case nakalimutan ng mga readers, let me repeat it again. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Ayun, sana hindi po tayo ganun, no? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. We'll only fully understand this at magagawa lang natin to, no? Itong purpose na to, the moment we are residing in the love of God. At doon dadaloy ang layunin, kaparaanan, no? Kung paano tayo umibig. Our purpose is encapsulated in love. God is love. And our purpose is to love God first and foremost, and then to love others. Sabi ni Juan, hindi natin pwede sabihin na iniibig ko ang Diyos, pero naman, hindi naman nakikita sa ating relationship, sa pakikitungo natin sa kapwa. Parang hindi yun. Hindi nagko-connect yun. Hindi mo pwedeng sabihin na talagang inuubig mo ang Diyos because it needs to manifest, it needs to be seen in our life. That's our purpose. Not just to love God and to respond to His love for us, but to be sure that others know about the love of God as we love them too. That's how people know the love of God. Yung pala yun, dun pala malalaman ng iba na iniibig sila ng Diyos dahil sa ating kaparaanan na pagmahal natin sa kanila. Na sa kabila ng kanilang mga ginawa, binigkas na mga salita na nakasakit sa atin, na nakasira ng ating relationship for a season, for a while, nagawa pa rin nating patawarin, nagawa pa rin nating ayusin, nagawa pa rin nating mahalin ang mga taong nakasakit sa atin. Why do we love? We love because it's a reflection of the children of God. We love because we reflect the nature of God. At kung hindi natin gagawin ito, parang hindi rin tayong anak ng Diyos. How do we love? We love selflessly, sacrificially, as Jesus loved us. No, hindi lang yun, eto, bibigyan kita ng lobo kasi love kita. Bibigyan kita ng cake, lilibre kita. No, it's selfless. It's sacrificial. Na minsan, di ba, kahit it will require your own life, gagawin mo. Di ba, nababasa natin yan sa mga news minsan kung saan eto, may kamag-anak, kailangan operahan, at walang makitang match, di ba? They talk about kidneys. Yun, kasi nagfe-fail na yung kidney. Pero ito, gagawin niya. Ito, ako, match, perfect match, kasi kamag-anak ko, ibibigay ko yung nasa akin para sa kanya. I will sacrifice willingly, joyfully. Bakit? Kasi mas mahalaga na maranasan niya na mahal ko siya at patuloy siyang mamuhay.
The person finds out, grabe yung ginawa nito para mabuhay ako. Lubos lang yung pasasalamat at pag-ibig. We do it. Pero hindi lang when it's difficult, di ba? Every day, this is supposed to be done. Who do we love? We love God. We love people. Hindi lang yung kaaya-aya, hindi lang yung mga gusto nating mahalin, kasi grabe, impress ako sa kanya, kasi meron ako makukuha sa kanya, hindi. We love all regardless of where they're from, what their nationality is, what their status in life is, mayaman, mahirap, di ba? Hindi namimili dapat ang ating mga minamahal. Why? Because God did not choose. God did not pick and choose and say, eto mamahalin ko, eto hindi. Hindi, para dito lang ako sa mga susunod sa akin, pero dun sa hindi susunod, hindi ko yung mamahalin. No. We see that the blessing of God, the rain, sabi nga, di ba? The rain falls on the just and the unjust. The rain is a symbol of the blessing of God. When we wake up in the morning, the sun rises. Hindi lang para dun sa mga matitino, pero kahit ikaw ay makasalanan, nandiyan ang pagsikat ng araw. Paalala sa atin ng Panginoon na mayroong bagong pag-asa para sa bawat isa sa atin. Mabuti man o masama. Ngunit kung tayo ay re-responde sa Kanya, kung natin mauunawaan lubos ang pag-ibig ng Diyos, mas maganda, mas mainam pa ang ating magiging pamumuhay at pagmamahal sa isa't isa. Hindi dahil kaya ko, hindi dahil magaling ako, hindi dahil marami akong alam o may pera ako, kaya kaya kong ipakita yung pagmamahal. Hindi, dahil dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Dahil nauunawaan ako na ako ang inibig ng Panginoon Diyos. Una sa lahat, kahit wala pa akong ginagawang mabuti sa Kanya. At dahil doon, mas mainam tayong magmahal kung ating pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. So today, tomorrow, ayan, araw ng mga pag-ibig. Bukas, yung ilan sa atin naka-reserve na, di ba? Kasi kailangan ng reservation eh. Yung ilan sa atin gagastos. Alam nyo, bulaklak, mas mahal. Pag 14. So suggestion ko sa inyo, mag-wait kayo isang linggo. Pero after 1 week, baka wala na kayong girlfriend nun. Pero di ba, gagastos tayo. We're gonna do everything on the 14th para maipadama, mapakita, oh, loves kita. Pero after the 14th, paano na? Ano mangyari sa 15? Ano mangyari to the rest of the days in the year? Pang isang araw lang po ba yun? Pang araw ng kasalan lang po ba yun? Na pagagastusan natin ng limpak-limpak na salapi. Paano yung pagsasama natin pang habang buhay? Paano na yun? Kung sa sarili lang nating abilidad, sa sarili lang nating kakayanan, sabihin natin, wala na, ubus na, wala na, wala nang pera, wala nang kakayanan, wala na akong pasensya, wala na akong maibibigay pa, kung sa sarili nating kakayanan. Ngunit kung tayo patuloy na umaasa na ang Panginoon Diyos na inibig tayong lubos at sa Kanya mismo tayong mananatili at sabihin natin, Lord, sa araw na to, alam ko, meron akong mga harapin na hindi ko kakayanin, ngunit ako'y dumedepende sa banal mong Espiritu na pumuno sa aking buhay, sa aking isipan, sa aking puso. Mararanasan natin, doon natin matatagpuan ang kakayanan para ibigin at mahalin ang kahit sino man. Kahit ano pang gawin nila sa atin. Bakit? Dahil hindi natin abilidad. Ngunit, ito'y dahil sa presensya ng Panginoon Diyos na nananatili sa atin. Kaya kapatid, sa araw na ito, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa tamang panahon, ngunit dahil yun ang layunin ng Panginoon para sa iyo sa araw-araw. Layunin na ibigin natin siya, ibigin natin ang kapwa, dahil tayo ang una niyang inibig at ipinakita sa atin kung paano dapat tayo magmahal ng bawat isa. Maring iniisip mo ngayon, parang hindi naman ako kaibig-ibig eh.
Siguro sa panahon ngayon, parang hindi naman dapat akong ibigin ng kahit sino dahil sa mga ginawa ko, dahil sa ugali ko. Kapatid, kahit ikaw yung pinakamakasamang tao sa mundong ito, kahit nag-iisa ka lamang, ang Panginoong Jesus ay mapaparito pa rin para tubusin ang kasalanan mo. Ganong katindi ang pag-ibig ng Panginoon. At tanging binibigay niya, ino-offer niya para sa iyo ay lumayong ka sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. At pag ginawa mo yun, ang Kanyang pangako, lubos na pamumuhay ang iyong mararanasan sa araw-araw. Full and abundant life. Yun ang pangako niya. Bakit? Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil matino ka, hindi dahil pinanganak ka sa tamang pamilya, ngunit dahil mahal ka ng Diyos. At wala kang kailangan gawin pang iba. You are enough. But there is more that God wants you to know as you put your faith and trust in Him. As you rely on His love, as you live in the love of our Heavenly Father. And so today, if that's you, you're saying, you know what, that's me, kulang ako doon, turn to Him. Or baka ikaw yun na, Pastor Chad, ang hirap naman yan. Hindi mo alam kung gaano ako sinaktan itong tao na to. Hindi mo alam kung ano yung mga ginawa nila sa akin. Hindi nga. But God does. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon, kahit dumadaan ka dun sa ganong klaseng kapighatian, nung sa pain na nararanasan mo, alam mo, mas matindi pang dinahanan ng Panginoong Jesus. At sapat ang Kanyang presensya, sapat ang Kanyang pag-ibig para ma-overcome mo yung mga hurts, yung mga pains, kahit yung puot na meron ka ngayon. So that you can love again and forgive others who hurt you. Tanging ang Diyos lamang makapagbibigay sa'yo ng ganong klaseng abilidad. So would you, wherever you are right now, let's all just come to Him. Let's all just say, Lord God, I need you. I need you. In the season of love, when they're talking about it, ayokong panandalian lang to. Ayokong bukas lang to. Gusto ko araw-araw maranasan, madama, at maipakita sa iba yung ganong klaseng pagmamahal. And I know it begins with you. So help me today. Come on, would you pray with me right now? Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa pag-ibig na pinakita mo, ipinadamo sa amin, Panginoon. Lord God, nothing and no one can compare to the love that you shared to us. Na minsan, Panginoon, napakababaw ang aming pagkaunawa sa pagmamahalan sa isa't isa. It's based on conditions. It's based on what we can get. It's based on our feelings. Ngunit, Panginoon, minahal mo kami. Kahit, Panginoon, nagdudusa ka, hindi mo feel, Lord God. But you say, Lord, give me the strength. Fill me with your spirit. And through that, Lord God, you were empowered to forgive. You were empowered to carry our sins all the way to the cross. You did it all because you loved us. Ano na buhay ko muli, ganun din ang ginawa mo, Panginoon. Ipinakita mo na hindi lang the selected few, hindi lang yung mga sumunod sa iyo, ngunit kahit yung mga itinakwil ka, Panginoon, ipinakita mo yung pagmamahal mo, yung forgiveness para sa kanila. Lord God, today we come to you. We have been hurt. Some of us right now, Lord God, have been hurt by our spouse. Asawa namin na may mga ginawa, O Diyos, na hindi namin kayang patawarin. But Lord, if this is what you're asking us to do, if this is what you showed us to do, Lord, I pray right now, Lord God, for that wife, for that husband, that you would fill them with your love, that you would fill them with your presence, Panginoon. Sa kalagitnaan, O Diyos, na kanilang pinagdadaanan, nagdudugo ang kanilang puso, Panginoon, ang kanilang kalagayan because of the unfaithfulness of their spouse. Father, grant them your love. Grant them your presence. Fill them with your spirit so that they would see, Lord God, others who have hurt them. Not the way they see them, but the way you see them, Panginoon. And compassion, mercy would overflow. Para doon, Panginoon, na nasaktan ng magulang, there is a son, there is a daughter, Lord, who's hurting right now. Kayo, O Diyos, ang magbigay ng tamang pagkalinga sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy na manahan sa iyong presensya. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na their love and the way that they honor, Lord God, their parents is not based on their own feelings. Ngunit, kung dahil sila po ay sumasampalataya sa iyo, maari mong
maibigay sa kanila ang kagalingan, kapayapaan, pagpapatawad, at yes, even pagmamahal sa kanilang mga magulang na sinaktan sila. Lord, I pray that you would just fill every home, every life, Lord, with your presence. Tulungan mo kami, O Diyos, na maranasan yon. Kaibigan, maaaring hindi ka nakakilala sa Panginoong Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, at alam mo, yun lang ang kanyang ino-offer para sa'yo, na magtiwala ka sa kanya, at ngayon din mararanasan mo ang kakaibang buhay na walang kahit sino man makabibigay sa'yo. So if that's your desire, would you just come to Him in faith? And when you talk to Him in this prayer, make it like it's your own. At simula ngayon, ito'y magbabago na. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako dahil sa iyong pag-ibig para sa akin. Nagpapasalamat ako dahil ibinigay mo ang lahat. Taos, puso at iyong buong buhay ibinuhos mo para tubusin ang aking mga kasalanan na aking buhay. Simula ngayon, inaaniyahan kitang manguna sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo ang nais mo. Binibigay ko sa iyo ang lahat. Itong aking samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, kung yun ay iyong pinanalangin, mag-message ka sa amin. We just want to help you grow sa iyong patuloy na pagsunod sa Panginoong Jesus. Today, on this day, February 13, 2022, kapatid, your life will never be the same again. Itakda mo to. Remember it. And keep trusting the Lord today. You know, we've been married for more than 20 years, but we are not the same people when we first got married. Sabi nga nila, same same but different. My name is Renee. My name is Chad. We're leaders at ICS Church. Naniniwala kami na importanteng patuloy ang pagpursue natin sa isa't isa as married people. The reason for this is because times change at tayo din nagbabago sa dumadaang panahon. And we would like to journey with you. That's why this month, we are relaunching the Marriage Course. This program is for those who have been married for more than 2 years or even up until 50 years or more. In the Marriage Course, you will find practical principles on how to strengthen your marriage at ating pagsasama. So if you've been married for a while, with kids or no kids, kung kayo ay empty nesters or grandparents that are still together, this is for you. And there's more, because together with the Marriage Course, ito launch din namin ang Preparing for Marriage Course. Ito naman po ay para doon sa mga kinasal na for at least 1 year, and those who are engaged to be married, and those who are intending to get married in the future. So napaka-exciting na. Yes, I'm excited, and perhaps you are too. So if you want to know more, ito po yung link that you can go to find out more and also to register. This begins soon. Kita-kita po tayo doon. Kita-kita!